Para po sa ating pagninilay, dalawang bagay. Una, ipailalim ang buhay sa Diyos. Sa unang pagbasa, ito ho yung isang magandang bahagi po na sinabi. Ano ho, kumbaga ho, ibabalik pa rin po natin yung negative. Gagawin natin na positive po yung ilang bahagi na ginawa ng binanggit sa unang pagbasa. Sabi dito, kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Kumbaga ho itong binabanggit na ito sa unang pagbasa, yung pagpapailalim ng tao sa kasalanan na nagdala sa kanya sa karumihan. Sabi pa nga palala ng palala. Baka ho sa pagkakataong ito, magandang tingnan natin, gawin po nating challenge yung binanggit na yun sa unang pagbasa. Na sa halip na ikaw, ako, tayo, bilang tao ay pasailalim sa kasalanan o sa karumihan, ay habang may buhay pa tayo at may pagkakataon pa na ibinibigay ang Diyos, ay mapagsumikapan na natin na ipailalim na yung kaisa-isa mong buhay sa Diyos. At kapag nagsumikap tayo na pasailalim sa Diyos, eh malamang tayo ay lalaya sa kasalanan. Yung ating madumi na buhay ay magiging malinis. Yung ating maduming kaluluwa ay magiging karapat-dapat sa biyaya at grasa o grasa ng Diyos. Anong dahilan? Kasi ikaw ay nagsumikap na magpasailalim na sa Diyos. Mga kapatid, hindi pera lang. Hindi lang mga bagay na ibinibigay ng mundo. Hindi lang kasikatan. Hindi lang pagpapasailalim doon sa mga gusto mo. Hindi lang pagpapasailalim doon sa mga pangarap mo. Hindi lang pagpapasailalim sa ibang kapangyarihan. Ang mas maganda at magiging dahilan para maging mabunga at mabiyayang tunay ang iyong buhay ay ang pagpapasailalim sa biyaya at grasya ng Diyos. Simple lang po. Sa bawat araw o ang bawat araw ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin para tayo ay magpasailalim sa Kanya. Hindi magpasailalim sa kasalanan. Simple. At mula po dito, doon ko po kayo dadalhin sa padalawang bagay. Napaalaala naman ng mabuting balita. Ang sabi ni Jesus, ay are, ang aking dala, hindi pagkakaisa, kundi pagkakabahabahagi. Eh samantalang si Jesus ay prinsipe ng kapayapaan, eh bakit sinasabi ngayon niya sa mabuting balita ang aking dala ay pagkabahabahagi?
Simple lang po ang dahilan. Pag ikaw ay hindi naniwala at hindi sumunod kay Jesus, ibig sabihin, ikaw ay kontra sa Kanya. O halimbawa, kayo'y magkaibigan o mag-asawa, ang isa sa inyo hindi naniwala kay Jesus. Ang isa, sumunod at naniwala kay Jesus. Kung patungkol kay Kristo, ang isa hindi naniwala, ang isa'y naniwala, meron ng division, meron ng pagkakabahabahagi. Kaya ang simple lamang ng mensahe na ipinaparating ng mabuting balita. Makakaranas ng pagkakabahabahagi kung tayo ay hindi sumusunod at hindi naniniwala kay Jesus. Pero magkakaroon ng pagkakaisa, hindi magkakaroon ng pagkabahabahagi kung maniniwala at susunod kay Jesus. Ngayon, simple lang, kung ikaw ay nagpapasailalim sa Diyos, kung ang isang pamilya o ang isang mag-asawa ay nagpapasailalim sa Diyos, walang puwang ang debosyon, walang puwang ang pagkakabahabahagi. Naroroon ang pagkakaisa. Dalawang bagay, sa Diyos ka pasailalim para makita natin ang pagkakaisa at hindi ang pagkabahabahagi.